So eto na nga mga habibis, grabe ang tagal ko nang hindi nakapamalengke. Namiss ko na talaga as in kaya ito kahit tirik ang araw, gora pa rin kami ni Ate Rose para pumunta ng palengke. At bago kami pumasok ng palengke, nadaanan ko yung bukuhan ni Cons Buko kaya nagpa-reserve ako ng kalahating kilo ng buko. Gusto ko kasing gumawa ng buko salad para sa dessert namin mamaya. Sabi ko daanan ko na lang pagkatapos ko mamalengke. Anyway, napasugo din kami ng palengke kasi meron akong gustong gayahing bagong recipe, ang kinamatisang manok. May manok kami sa bahay kasi wala naman kaming kamatis kaya eto, kailangan kong bumili ng napakaraming kamatis. Sabi ng suki ko, meron daw siyang dumating na mga bagong kamatis kaya dun niya ako pinapili. In fairness nga naman, magaganda yung mga kamatis na dumating at saka malalaki. Ito naman si Ate Rose na mimili ng mga talong kasi wala na daw kaming gulay sa bahay. Actually, special request talaga ni Ate Rose ang mamili ng gulay kasi nagsasawa na daw siya sa karne. Ito, nagpabili din siya sa akin ng upo kasi gusto daw niya maggisa ng upo. Mawawala kasi kami ng ilang araw kaya siya magluluto ng ulam nila ni Lindy. Kaya bukod sa gulay, ang gusto rin daw stock ni Ate Rose sa bahay ay isda. Nagpabili siya sa akin ng bangus at saka ng tilapia. Napadaan din kami sa mga hipon at parang gusto kong magluto ng sinigang na hipon para sa mga bisita namin mamayang gabi. At syempre, masarap na kapartner ng sinigang ay ang pritong isda. May nakita akong matambaka kaya bumili ako ng 1 kilo. Si Ate Rose naman nakakita ng tamban na isda. Gusto raw yan ni Lindy kaya nagpabili siya sa akin ng 1/2 kilo. Tapos pinalinis na rin namin yung mga isda namin binili. Uuwi na sana kami ni Ate Rose kaso naalala ko nagpa-reserve nga pala ako ng buko kaya dali-dali kong pinuntahan para kunin. Mabuti na lang at nagpa-reserve ako kasi ang haba ng pila, nakakaloka. Pag-uwi namin ng bahay, agad kong pinachap kay Ate Rose yung mga manok para ma-marinade ko na. At syempre sa marinade natin, hindi pwedeng mawala ang ating paboritong select soy sauce. Isang buong manok yung pinachap ko kay Ate Rose tapos nilagyan ko siya ng 4 tablespoon ng select soy sauce. And then nilagyan ko siya ng mga 5 piraso ng kalamansi. And lastly, naglagay ako ng pepper para sa ating marinade. Minekos-mekos ko lang yan ng very very light tapos sinet aside ko para i-marinade ng kahit 1 oras man lang. At habang nakababad ng ating marinade, ito si Ate Rose, pinag-start ko nang i-prepare ang ating gagamitin para sa kinamitisang manok. Siguro mga 20 malalaking kamatis yung pinaredy ko sa kanya. At eto na nga, nag-start na ako magluto. Una kong ginawa, nag-gisa ako ng maraming bawang sa kawali. Tapos sunod ko namang inilagay ang white onion. Pwede naman yung purple, depende kung anong gusto nyo, diba? And after kong igisa, eto, inilagay ko na yung ating binabad na manok. At sinangkutsa ko lang yan for a few minutes. Tapos nilakpan ko para lutuin ng konting oras lang. After a few minutes, inilagay ko na yung ating napakaraming kamatis. Nagustuhan ko talaga tong recipe na to kasi fresh tomatoes ang ginagamit at gustong gusto ko yung lasa ng kamatis. Minekos-mekos ko lang yan ng very very light tapos kailangan lang nating durugin yung mga kamatis na nilagay. Hanggang sa maging sauce na siya. After about 20 to 30 minutes, sinango ko muna yung mga manok kasi luto na siya. Baka madurog, nakakaloka, hindi pa masyadong luto ang ating sauce. Sinet aside ko muna yung mga manok tapos tinimplahan ko na yung ating sauce ng patis. And then sunod ko namang inilagay yung mga patatas at saka yung carrots. Hihintayin ko lang maluto yung mga yan at saka mag-reduce yung ating sauce. At nung medyo malapot na nga yung ating sauce, ibinalik ko na yung ating mga manok. Tapos niluto ko lang ulit yan for about 5 minutes siguro. And after a while, eto, luto na ang ating kinamatisang manok. At eto na nga, ready na kaming kumain. Nagluto din pala ako ng paksiw na pata kaso hindi ko na pinakita. Kaso si Ate Rose at si Lindy busog pa raw, nakakaloka. Hindi ko kumain si Lindy, sir. Kasi ayaw niya yung luto ko, di ba? Hindi daw po niya. Hindi po, sir. Tumisip po ako. Sabi ni Lindy, alam mo, Ate Rose, yung luto ni Sir Rai, di masarap. Sir? Hindi ako kumain. Hindi po. Di ko gusto. Tumisip ako kanina siya, masarap po. Nami mo ako, Lindy. Kumain ka, Ate Rose. Ate Rose, kumain. Hindi po si Ate Rose kumain, sir. Ah, hindi rin kumain si Ate Rose, di rin nasarapan. Kumain po ako, sir. Kumain ka? Hindi po ang hindi, kasi hindi daw po nagustuhin yung luto. Ayan, ah. Sakay kami ni Happy David. Joke lang. Joke lang. Naluluwa na si Lindy. Ah. Tayo. Baunin mo yung Lindy, ako talaga. Oh. Kaya ka namin? Yes. Ito ay kinamatisang manok. Fresh tomatoes ang ginamit ko. It's a... Ano? Bago sa akin yung amoy. Yes, first time ko niluto yan. Mayroon akong ganang version na may chado na pork. Pero ito, kinamatisang manok. Sabaw mo na. Sarap. Maasim. Namatamis. Maasim na maalat. Eh kasi fresh tomatoes ang ginamit. Maasim kasi fresh tomatoes. Pero masarap naman. I think it would be perfect kung may sugar content. Hindi ko nilagyan ako. Balance the asin. The asin? Nilagyan ako ng patis. Yeah. Masarap na siya, pero I think it would have been better pa kung may sugar. Lagyan natin sugar next time. Mm-hmm. Patikiman din kay Happy David kung ginawa ko buko salad. Buko salad na fruit salad combination. Pero mamayang gabi pala talaga ito para sa mga bisita namin. Hindi may matok. Hindi may matok. Yeah. Okay, the sweet. Huh? Ilang.
May pagpikit. May pakotapos sa ulam, dessert na ako. Ang sarap. Ang lamig lang, ang ngipin. Lion freezer. Sarap. At sarap, kumain kayo. Tignan natin sa. Hindi lang po. Ah.